buhay na siya. Mapagmahal at mapakinabangan nawa ng aming buong katauhan ang pagtanggap namin sa mga... Para sa mga naniniwala na may langit at impyerno, tila may ilang lugar sa mundo na nasa pagitan nito, kung saan hindi malaman kung ano ang iyong kahihinatnan, lugar kung saan hinihintay kung kailan ka hahatulan, isang lugar na marahil maihahalin tulad sa purgatorio. Pwesto na, pwesto. Ika-16 ng Hunyo nang maabutan namin ang araw ng hatol kay Carlo. Inakusahang nagnakaw ng alahas. Kung mahatulang guilty, maaring 1 buwan hanggang 7 taon ang kanyang sentensya. Ngunit dahil sa bagal ng kanyang kaso, 3 taon na siyang naghihintay ng desisyon sa loob ng kulungan. Wala siyang pangpiyansang 86,000 pesos, kaya wala siyang pambuhis laya. Hindi na ako nakakanal minsan, impotence talaga. Hindi ko alam kung ano nga kasi, kung ini-imagine ko kung masintensyahan ako, kung ilan. Kung nalaya naman ako, di masaya. Kasi at least may pag-asang makita ko pa yung mama ko tsaka makasama ko ulit sa labas. Laya o layo, ito lang daw ang hinihintay niyang kasagutan sa mga taong inilagi niya sa kulungan. Layo or laya is ano, layo is pag natamaan ka, pag nasintensyahan ka, layo. Kasi babiyahe ka ng munting lupa. So laya, pag na-dismiss, diyan ka lang sa labas ng gate. Laya. Noong umagang yon, si Carlo lang sa mahigit 40 kasabay niyang inmate ang nakatakdang hahatulan. Sa hapon, malalaman na kung lalaya siya o hindi. Naisipan kong kilalanin ng mga ilang katulad ni Carlo dahil sa mga litratong ito ng kaibigan kong premyadong documentary photographer na si Rick Rocamora. Mga preso lahat, marami sa kanila ilang taon nang nakapiit sa iba't ibang kulungan sa bansa, bagamat wala pang hatol. Lahat sila innocent until proven guilty ayon sa saligang batas. At dahil mababa lang ang conviction rate sa Pilipinas, ang karamihan sa kanila mahatulan rin sa wakas na not guilty. Ngunit hindi naman ibig sabihin wala talagang sala ang mga suspect. Maaring kinulang lang sa ebidensya. Siguro masasabi ko na yung problem hindi lang sa courts natin, ano, kundi yung buong justice system natin may problema. So that means kung may crime, kung pumalpak yung investigation, palpak na rin yung later stages nung kaso. Anuman ang dahilan, walang naniniwalang makatarungan ang tumatagal dito ng taon ang isang suspect na walang hatol. Kaya nandito ako ngayon upang mabigyang muka ang isang malaking kawalang katarungan sa ating lipunan. Ito mga dalaw? Oh, mga dalaw po yan, mga anak. Sa araw ng Linggo, Father's Day, bagamat bumabaha, marami ang dalaw. Nalaman kong ito pala ang isa sa pinakalumang bilangguan sa bansa. So ito po yung brigada na sinasabi. Panahon pa ng Kastila yan? Panahon pa ng Kastila ito? Yes. Yung instructor na yan. So ito ang old Bilibid Prison. Eh, new yun eh. New Bilibid Prison eh. Ito yung old. Nung nilipat na sila doon, kaya ginawang new Bilibid Prison. Okay. Marami sa mga preso dito hinihintay matapos ang kaso dahil wala silang pampiyansa. Minsan matagal. Una, yun nga, walang pera yung tao. No? Gusto niya, willing sila magpiyansa. Minsan pinoprocess naman ng tumutulong sa kanila. Kaya lang, minsan inuhulugan yata nila eh. Siyempre, matagal yun. No? Talagang problema rito, wala silang pera. Yun lang naman pwede magpatagal dun. No? Yun lang naman po. Kung meron may pera yan, mabilis yan.
Sa purgatorio, kanya-kanyang diskarte sa kubol. Hindi ka pwede lumabas. Patas ba sila within four corner nito? Ah, ito, ito. Sige, tignan natin. Walang bagay din. May mga tindahan pa. Mini. Walang ito mga pusa. Ang ilan may alaga. Si Kuya, gusto mo tumingin dito? Kuya. Waki, waki, waki. Thank you. Para nasa bahay lang, tayo na. Design nila. Carbon din yan. May isa namang kubol na tila munting palasyo. Ang kubol ng aking guide sa Manila City Jail na si Matias Domequil. Palasyo. Ilan bang dorm ito? 7. So 5 ito maliit. 6 maliit din. 7. Mayroon isang NGO nagpagawa niyan. Yung green na yan. Ay, di patapos. Idodonate niya doon sa mga inmates. 7 dorm para sa halos 4,000 bilanggo. Pang 2,000 lang pala ang kapasidad ng kulungan. Pero hindi raw tulad sa Laya, dito bihira ang pasaway. At sila-sila mismo ang nagpapatupad ng batas. Kanya-kanya patakaran, huwag kang dumikit doon sa pader. Kasi pag dumikit ka sa pader, may plano ka. Yun naman ang maandar, huwag kang didikit sa pader. Kasi sisitahin ka eh. Bisa sila-sila nagsisitahan. Ang unang mananagot niyan, yung leader dito. Kung ang tumakas ay taga dito, yung leader dito ang mananagot. O paano siya mananagot? Ay, maaaring paloy niya sa puwet. Palitan na siya dahil di siya marunong makipag-usap sa mga tao niya. Si Matias ang isa sa mga old-timer dito. Tulad ng lahat ng mga inmate na nakapiit sa mga city jail, inosente pa siya sa ilalim ng batas. 9 na taon nang nasa korte ang kaso niya. At ganun na rin katagal ang buhay niya sa piitan. Nakapagtapos ng abogasya, isang dating may kayang negosyante si Matias. Nung nasa Laya pa ako ay dating membro ng Rotary Club of Kamuning, Rotary International, at may mga katunayan ako dyan. Kami nga ay may mga activities na kasama ko sina dating Mayor John Simon at yung incumbent Mayor Herbert Bautista ngayon. Dito sa Piita, mataas pa rin naman ang tingin sa kanya bilang chairman ng Pastoral Council sa Manila City Jail. Wala kang kakapitan sa kulungan kundi Diyos lang. Pag wala kang Diyos, walang lakas-lakas dito kasi pare-pares kayo preso. Ang karapatan mo dito hanggang dyan lang sa pinto para makagalaw. Biruin mo, 200 kayo at 20 sa loob niyan. Kung wala kang Diyos, mababaliw ka, hindi abot ng 24 oras. Sila na rin ang pinakapamilya ni Matias dahil halos hindi na sila nagkikita ng mga anak niya. Nasaan na sila ngayon? Inasign ko muna sa mga kamag-anak para makakain. Nakisuyo muna ako sa ibang kapatid ko na harang paki muna. Kung mapaaral nyo, salamat. Kung hindi, okay lang. And sagot naman, ayaw na magsilabas ng bahay. Nahihiya. Kaya yun, nagtago din ako sa likod ng kahit kanino. Ayokong manghingi ng tulong sa mga kakilala ko. Halos pare-pareho lang ang mga araw sa preso. Pero espesyal ang araw na ito para kay Matias. Dahil kabilang siya sa mga haharap sa korte sa hapon. Sa mga ganitong pagkakataon lang siya nakakalabas sa City Jail. Sa dami nila may hearing, halos hindi na magkasya ang mga preso sa sasakyan. Lahat sila umaasang magkakaroon na ng katapusan ang kanilang kaso. Mula sa kulungan papunta sa trial court,
Hindi aabot ng 30 minuto ang biyahe. Maikling tikim ng mundong nais balikan ni Matias. Ito ang pang-apat na hearing niya ngayong taon. Sabi ko nga eh, ito ang proseso. Pagtsatsagaan mo, wala kang magagawa. Sana sa susunod na henerasyon, mas pabilisin at mas pagandahin ang proseso. Kasi kahit anong pagkontra mo nga, wala ka lang magagawa. Nakapasok ka na sa proseso. Wala kang magagawa kundi sa munod. Illegal recruitment ang kaso ni Matias. At may mahigit 100 palang complainant. Pero dahil na rin siguro sa tagal ng pagdinigdang kaso, wala ni isa sa mga complainant ang nakarating. Kasi nagiging problema din natin, masyado tayong nagre-rely sa testimonial evidence. So pag walang nahanap na witness, magfi-fail yung kaso. Either na-archive yan, so tumatagal, kahit naka-file na yan sa courts natin, tumatagal yung pag-hear dun sa case. At para sa mga tulad ni Matias, may mga bagay din na nagpapabagal sa hustisya na marahil ay wala na sa kanyang mga kamay. Halimbawa, sa oras na naiset ang case, wala yung prosecutor. Yes, ma'am. O hindi ready yung evidence to be presented. O wala yung defense counsel. O kaya on leave yung judge. O kaya nagpalit ng judge. O kaya nag-retire yung judge. Talagang nagkakaroon ng gap. Hindi agad na itutuloy ang bista. Pero maswerte si Matias na walang naging aberya at natuloy ang kanyang hearing nung hapon na yon. Hindi kami piniyagang kuna ng kanyang hearing, pero ang ending, lalo pa palang matatagalan ang kanyang kaso. Natawagin pa yung tagay ni Larce kasi yung record hindi buo. So, sa June 30 ulit, kailangan i-present doon sa court para maniwala yung court na bayad na lahat kung sino man yun. Tsaka lang siguro doon titingnan yung motion for bill ko. Pero 9 years nang hinihear yung case niya, so 9 years na siya na nasa court. Ano? So it doesn't matter kung ano yung penalty doon sa illegal recruitment, pero definitely sobrang delay na yung kaso. At meron tayong kasabihan na justice delayed is justice denied, no? Kung ganyan na 9 years na umabot yung kaso, parang ano na yan, infringement na yan ng yung right ng tao to a speedy trial. Pagbalik ni Matias sa Manila City Jail, magbibilang muli siya ng araw. Hindi pa sumisikat ang araw, abala na sa pamimili si Erwin Malinis. Ang kanyang mga pinamalengke dadalhin niya sa kanyang ama na may maliit na karinderya. Tatay ni Erwin ang isa sa pinakamatagal ng inmate sa Manila City Jail, si Romulo Malinis. Nung napunta pa ako rito, grade 4 pa lang ako, mga 12 na ako noon. Tapos, yun, nagtayo kami ng tindahan namin, araw-araw kami namimili, tuwing madaling araw, yun lang handboy namin. 23 anyos na ngayon si Erwin. Ibig sabihin, 10 taon na niya itong ginagawa para sa kanyang ama. Na inosente rin hanggang napatunayang may sala.
Nalaman kong may mga pagkakataon palang kumita kahit sa loob ng pulungan. Si Romulo naman, nagawa ng magtayo ng kantin. Ang mga customer niya, mga presong nabigyan ng pera ng dalaw para makabili ng dagdag sa rasyon ng city jail. Ang negosyong ito ang siyang bumubuhay sa pamilya ni Romulo sa 13 taon niya sa loob ng kulungan. Yung mga anak ko po ay awa naman ang Diyos sa konting hanap buhay ko po. Yung sa pagtitipid namin mag-asawa. Miski pa paano sir, meron na rin po akong isang tapos na anak na Seaman. At yun namang aking pangalawa ay dapat graduating na po siya ngayong taon din. Kayo ho, ilan taon na kayo? 50 na po ako ngayon. 1961 kayo? Opo, 61 po ako. June 14 po ako. Nung isang araw po, nag-birthday po ako nung isang araw. Hindi ko nga po alam, nalimutan ko na. Kung hindi po ako pinarating nung anak kong dalaga, sabihin mo yung kay Papa, happy birthday. Kaya ako nalulungkot nga eh. Oh. Dahil nalilimutan ko na sir, sa dami ng iniintindi ko. Kasong murder ang hinaharap ni Romulo. Ngunit hanggang ngayon, wala pang hatol ang hukuman. 13 taon na niya itong hinihintay. So may kasama ka ba sa kaso na yun? Mayroon po. Yung akin pong baliwalo po kami dito na nakakulong po na magkakaasunto. Tapos po yung apat sir sa katagalan na namin hindi nakatatag, namatay na po dito. At nailabas na po sa ospital, doon na po sila namatay. Natake po sa puso. Bakit ba tumatagal ang mga desisyon ang dito? Ang kinatatagal po nito minsan, unang-una yung napupos po ng hearing namin, tapos po ang pangalawa, yung sisa yung nagpapalit po ng judge. Ito pong kaso po namin to, nasa 5 judge na po itong palpalitan. Iba-ibang judge? Iba-iba pong judge. Kasi nagre-retard po, may iba naman na po-formal. Kung patagalan rin lang pala ang pag-uusapan, maswerte pa pala si Carlo. Dahil 3 taon lang niya hinihintay ang hatol sa kaso niyang simple theft. Tagal-tagal na rin siguro. 1 month ago or... Pero ang desisyon, taliwa sa kanyang inaasahan. Balitaan ko, nagkaroon na ng promulgation o desisyon. Ano yung naging reaction mo doon? Malungkot kasi siyempre guilty yung naging sentensya. So, wala naman kasi mag-aasikaso kung i-appeal ako. Hindi ba bailable yung naging offense mo? Bailable siya. Kaya lang, hindi naman naasikaso. Kasi yung parents ko matanggal. So, wala rin pang bail? Okay. 86,000 kasi recommended bail. 86,000? So, wala talagang pambayad? Wala, hindi pa. Ayon mismo sa pinuno ng Public Attorney's Office, maraming preso ang nasa kulungan na may tsansa sanang lumaya. Ang iba, wala ng perang pampiyansa. Ay, paano kung mahirap ang pamilya? Walang pamasahe patungo sa husgado, walang pamasahe patungo sa kulungan, sa detention center. O kung merong kaya-kaya kahit papano, makakatulong sila. Pero kung mahirap lang talaga, talagang walang magawa. Si Matias ay dating may pera. Ngunit naglaho na nang pinakumpiska ng korte ang kanyang ari-arian. Pati pribadong abogado niya, iniwan na siya. Mailalaban pa raw sana niya ang kanyang kaso kung makahanap lang siya ng lalakad ng kanyang papeles. 54 na si Matias, pero umaasang mabubuo niya ulit ang pira-piraso niyang buhay sakaling makalaya. Halos lahat sila biniguna ng Estado. Sa halip na mabilis ang paglilitis ayon sa saligang batas, siniksik sila rito at di tiyak kung hanggang kailan. Kabilang si Matias, nauusad na sana ang kaso kung may lalakad lang ng kanyang papeles. Kaya swerte na lang nang may nagboluntaryo mula sa simbahan. Sa araw na yon, si Brother Florante ang inatasan para ilakad ang papeles ni Matias.
magandang umaga po. A volunteer po ako ng Caritas Manila. Binigyan po ako niya ng permission na kung sakali po ako na lang po magpa-follow up ng kaso niya. Yung problema lang namin, minila namin po. Kasi, outside Metro Manila, so wala pa rin dahil magpapatunay ito sa court na pag nakumbinsi ko yung judge na bayad na ako, malaki ang pagkibigad na ako ay bigyan ng piyansa o palayan. Kabilang ang kaso ni Matias sa tinatayang 600,000 kaso na nakabinbin pa sa mga korte. Bagay na sinusubukan namang solusyonan ng iba't ibang proyekto ng gobyerno tulad ng Justice on Wheels, kung saan umiikot ang isang mobile court para dinggin ang mga kaso ng mga preso. May mga inilulunsa din ng mga grupo tulad ng foundation ni na Attorney Carol Mercado. Nagkaroon kami ng project na jail decongestion. Ang katulong namin dito yung Integrated Bar of the Philippines at yung Humanitarian Legal Assistance Foundation. At base dun sa nagawa nila, 2 years yung project at nakarelease sila ng almost 7,000 overstaying prisoners in several Metro Manila jails. Pero sa dami ng mga nasa piitan, hindi lahat naaabot ng mga solusyong ito. At maski si Carlo na nahatulan na, may panibagong purgatorio. Ang paghihintay ng desisyon kung gaano pa siya kahaba ipakukulong sa Muntinlupa. Kung maaawa ang buwes, maaga siyang palalayain dahil sa haba na ng panahon niya sa piitan. Samantalang si Romulo, matapos ang 13 taon, ay matitikman na rin ang hustisya. Sa darating na Setyembre, inaasahan niyang matutuldukan na ang kanyang kaso at malalaman na sa wakas kung siya'y walang sala. Ngunit, may sala man o wala, si Romulo, Matias, at lahat sila nagdusa na. Mula sa Manila City Jail, ako si Hawi Saberin at ito ang Eyewitness.